So same din dito mga ka-travel. Iba, YFZ R3. 155cc. MT15. Ang ano lang nito mga ka-travel, ang problema lang nitong Mio ay napakaano to sa gas. 80,000 siya. Ang kapangitan ng ano, yung panel na ganito, panel na analog. Kung gusto niyo ng ano, maraming features, doon kayo sa Click 125. Yun nga lang, Xbox 300 pala si Rano. 292cc. Yan, 155cc. Papost nyo na lang mga ka-travel if ever gusto nyo tingnan yung specifications. Malaki yung magiging savings nyo. Yung 79,000 mga ka-travel for 3. Hindi to pure black ha. Hindi to pure black. Yung sa akin is pure black. Sniper at saka Aerox. Over and max. Ano? Yo mga ka-travel, isang magandang araw sa ating lahat. So, ngayong bagong taon mga ka-travel, ipakita ko sa inyo yung mga prices ng mga Yamaha motorcycles dito sa Katarman Northern Samar. So tara, pasukin natin mga ka-travel. So, New Year, iwan ko kung may mga new prices or old pa rin. Tara, pasukin natin. So dito muna tayo mga ka-travel magsisimula ha. Oo ha. YZF R15. Ayan, 200,000 mga ka-travel yung cash. Grabe. Ngayon natin. Ooh. Diba? Ayan yung kanyang specifications. Pa-post na lang ha. Ayan. 155cc. Sa ganitong kalaki. So, same din dito mga ka-travel. Ay, iba, YFZ R3. Ano yung R3? So, ano siya? 321cc. Ayan. Ah, yan pala yung R15. Tapos, R3. Ayan. So, kung kukuha kayo mga ka-travel ng ano, ng mga ganitong mga big bike, taasan nyo na lang yung cc. Kasi parang hindi nababagay yung 155cc sa ganitong kalaking ka. Next mga ka-travel, ito naman dito. Big bikes. 155cc. MT15. Ayan, MT15. 174,000. 155cc lang pala si MT15. Ayan. So, hindi nababagay pag mga malalaki mga ka-travel talaga. In my own opinion lang. So, taasan nyo na lang yung cc. Next. MTU3. Ito yung MTU3 mga ka-travel. 245,000 yung kanyang cash. Ayan. So, ilang cc to? 321. Ayan. So, yung R3 is 283 tapos 245. So, mas mura sa MTU3 kumpara sa R3. So, halos pares lang silang ano, cc. 321 cc. Check na natin ulit yung ano, kung ilang cc to. Yan na nga, 321cc nga. So ayan mga ka-travel ano? So in my own opinion lang, kunin nyo na yung ano, mas mataas sa cc kung may budget kayo. Pero pwede naman rin ito mga ka-travel. Kaso parang hindi bagay sa kanyang katawan yung 155cc lang. So hindi to sa pag ano ha. So next dito tayo mga ka-travel sa MIUI Sporty. Ang ano lang nito mga ka-travel, ang problema lang nitong MIUI, napaka ano to sa gas. Malakas talaga to sa gas, promise. Ayan, 114cc. Carb pa kasi siya mga ka-travel eh. Carburetor pa to. Ano? So, 114cc. So, 73,500. So, dun mga ka-travel sa nakalagay, walang nakalagay na ano, monthly. Ayan, ito yung monthly ng MIUI Sporty. Yung ano ko mga ka-travel sa mga 125cc na mga automatic. Ayoko kasi yung sa likod na hindi disc brake eh. Bangit kasi mga ka-travel ng drum brake, promise sa uli yan. Dapat sana yung click, MIUI, lahat ano. So pinapalitan na sana ng disc brake sa uli yan. So kaya kinuha ko si NMAX over Aerox kasi dual disc brake na siya. EBS pa, dual EBS. Ayan, save na save ka talaga. Diba? Ayan. So, kung gusto niyo 'to mga ka-travel, hindi ko kayo din discourage siya. Hey, Sir Notnot, meron na ito. Shoutout Sir Notnot. Nagkaroon na siya ng MIUI Sporty. Grabe yung kain ng gas. 73,500 ah. Next, naman tayo mga ka-travel. MIUI Gear S.
nagkaiba nito, Mio Gear. Ito yung Mio Gear lang pala, 125cc. Tapos Mio Gear S, 125cc din. Yung pinagkaiba lang nina nito mga ka-travel is may is ito. Hindi, joke. Iwan ko yung anong pinagkaiba nito. Siyempre yung price eh, 84,000. Tapos ayan, 80,000. So, iwan ko kung anong yung pinagkaiba nila nito. Mamaya mga ka-travel, ayan. Tingnan nyo na lang yung specifications. Papos na lang. Ito yung Mio Gear lang ha. 80,000 siya. Ayan, so, okay na ito mga ka-travel. So, wala pa akong natanungan kung ano. Kung ano yung gas consumption nito, kung maganda ba to. Di para ako nakadrive nito mga ka-travel na Mio Gear eh. Ayan, itong Mio Gear S naman is 84,000. Ayan ano, tapos ayan, air cold, 4-stroke, single overhead cam, 2-valve. Air cold, 4-stroke, single overhead cam, 2-valve. Iwan ko kung ano yung pinagkaiba nila nito, mamaya mga ka-travel ah. Ah, ito. Analog. Ano din ba? Ay, 12 volt electric power socket meron siya. Tapos ito meron din, hazard lamp meron. Ito lang pala, stop and start system yung pinagkaiba. At saka answer back key. Nakuha ko na. Nakita ko kasi ito sa vlog eh, mga ka-travel. So yung 4,000 ay pag ano mo dyan sa Mio Gear lang na standard. Tapos Mio Gear is kung sakto, sapat nga ba para sa iyo yung 4,000 para magkaroon ka ng stop and start system at saka answer back key. Andito yan. Stop and start system. On and off. Ito yung Mio Gear S. Tapos yun yung Mio Gear na standard. Diba? Ayan. So, sa inyo, yung 4,000 pesos, kung sapat nga ba sa inyo yung stop and start system at saka yung answer back key. So, in my own lang ha. In my own lang. So, yung Inmax ko mga ka-travel, may stop and start system yan. Tapos, ano, answer back key. Hindi ko naman nagagamit mga ka-travel. Ayoko yung namamatay palagi yung makina. So, in my own lang, ha, sayang yung 4,000 pang mini driving light na yan. Pang horn, di ba? Pang horn. So, upgrade mo yung horn. So, dito ka na lang sa MIUI gear. Mio gear na lang. Kahit wala na yung is. So, hindi naman, ano, depende sa inyo. Bahala na kayo kung may pera kayo. Basta sa akin lang, hindi ko ito nagagamit na stop and start system at saka answer back sa aking Inmax. Promise. So, ayan. Palagi ko yan, ino-off mga ka-travel, promise. So, ito, pwede na kayo dito. Yung 4,000 mga ka-travel, malaking amount na yan. Pwede nyo na yung, ano, mabili ng mini driving light. Tapos, upgrade kayo ng horn. Kung iba pang accessories na makaya sa 4,000 pesos. May discount pala mga ka-travel, 1,000 pesos. May discount, 1,000 pesos. Only in Katarman, Yamaha. So next mga ka-travel, ako, nagpuplano ako. Diba, may ano na ako, may Inmax at saka may RS. Tapos nagpuplano talaga ako na magkaroon din ako ng automatic na mga 125cc. So yung pipilihan ko talaga mga ka-travel, in my own lang ah, in my own opinion lang, sa Click tapos sa MIUI. So pipilihan ko talaga yung MIUI. Kasi ang ayaw ko sa Honda sa mga automatic, promise mga ka-travel. Ating akin lang to. So, kaya mga Honda lover, may RS nga ako eh. RS 150. So, yung, ano, yung mga automatic, katulad ng Click, grabe ang ingay ng makina, promise mga ka-travel. Kung ikumpara mo siya sa Mio, after 1 year mga ka-travel, tingnan mo, ang ingay ng, ano, ng kanilang panggilid. So, ikumpara natin, Inmax Aerox sa Yamaha. Tapos EDV, tapos PCX, tapos Click 160. Grabe, maingay talaga yung ano, sound, the promise. Ano? In my own observation, tapos mga natanungan ko ng mga mekaniko. Yun talaga yung naobserbaran nila. Kaya pinili ko si Inmax over EDV. Kasi, ano, timing yung makina. Tapos ano, list din siya sa dragging. Punta na tayo dito. Napakinto na tayo. Ayan, ito na yung ano, MIUI 125. MIUI 125 is 77,500. Tapos air cold, 4-stroke, single overhead cam, 2-valve. Alam nyo mga ka-travel, yung kulang na lang talaga dito sa MIO na to. May discount din mga ka-travel, 1,000 na. Yung panel, alam nyo mga ka-travel, ang kapangitan ng ano, yung panel na ganito, panel na analog, is kapag ano, pa-backward mo siya na inilalabas sa bahay nyo, di ba?
Nasisira talaga yung analog, promise. Nasisira. Yung XRM namin mga ka-travel, sira na yung analog. Kasi sa pag ano, sa, nung dati yan, Carpan XRM, sira na. Sa pag ano kasi yan, sa pag backward. So kaya, sana Yamaha, marinig nyo naman yung mga ano, mga gusto ng mga consumers na gawin nyo na sanang ano, digital ang panel ng MIUI. Kahit ano sanang mga unit nyo, gawin nyo na sanang ano, digital. Mas maganda kasi mga travel yung digital. Wala kang problema sa ano, kahit i-backward mo siya palabas ng inyong bahay. Promise. Diba, lalo na yung mga masisikip na mga daanan tapos hindi ka nakakano, hindi mo naiikot yung motor mo. So, patras talaga. So, disadvantage yan ni MIO. Diba? So, yung, kaya yung iba, mostly, kinukuha talaga si click over dito. Pero kung ako, ito yung pipiliin ko pa rin. Kasi, mas maliit siya. Mas gamay na gamay ko. Diba? Tapos, ito yung mga travel yung ayaw ko dito. Ito yung issue nito ni MIUI eh. Ito ah, ito yung issue, yung sa unahan. Ito, maraming itong nagreklamo mga travel dahil mabilis to maano, tingnan nyo. Mabilis siyang masira, promise. Lalo na pag palagi kang bumibiyahe sa mga matatagtag, mabilis to masira. Unlike dito ng mga matitibay. Ito lang yung may issue naman. Tapos itong gauge panel. Tapos ano, drum brake na sana to. Diba? Next, tayo ano to. MIO Gravis, walang price na nakalagay dito. Ayan dito. May free pa mga ka-travel na 4 liters gasoline. Free 4 liters gasoline. Ayan. MIUI Gravis, 92,000. 125cc. So parang pinataba lang siya na Aerox. Ano? Parang pinataba siya na Aerox mga ka-travel. Tingnan natin. Wala kasi dito Aerox eh. Wala na silang stock dito na Aerox. Ano? May discount 1,000. Free 4 liters gasoline. Parang pinataba siya na Aerox. So sa price yung 92,000. So kung ako yung papapiliin nyo dahil 125cc lang naman siya. Click 160 or ito. Or click 125 or ito. Or MIO or MIUI. So sa akin lang mga travel kung ano kayo. Kung gusto nyo ano, maraming features, doon kayo sa click 125. Yun nga lang, dapat nyo i-consider yung ano, panggilid nya. Maramis mga ka-travel. Ano? Sa click 125. Maraming features na maganda doon si click 125. Ano lang, nasa 84,000. So makasave ka pa kung ito yung kukunin mo. Makasave ka mga 8,000. So yung 8,000 na yan sa kung bibili ka ng click or ito. Marami kang mabibili sa 8,000 na accessories. 'Di ba? Yung unang-una talaga diyan, mini driving light. Tapos ano? Horn, yung talaga yung napaka-importante. So I choose click over dito sa MIUI Gravis kasi mas pinalaki lang siya. Ano? Mas pinalaki. I choose click or I choose ito na MIUI. Next mga ka-travel, ito naman tayo sa X-Max. Ayan, tapos Xbox 300 pala si Rano, 292cc. Yung pinagkaiba lang nito mga ka-travel siguro ko sa version. So hindi ako updated masyado ah sa Xbox. Pero mas mahal ito mga ka-travel na may andito siya na signal light na blinker. Ano? Mas ito wala. Diba? So 292cc. 270,000. 295,000. So, hindi pa rin siya pasok sa expressway mga ka-travel. Lalo na kung doon kayo sa Maynila nakatira. Doon sa Luzon. Ano? Hindi pa rin siya pasok sa expressway. So, bibili kayo ng ano, mataas na CC. Gawin nyo ng 400cc. So, kung may Xmax 400, yun na yung piliin nyo. Kasi, hindi rin kayo makapasok kung ito yung ano, pipiliin nyo na Xmax. Pero, ang ganda mga ka-travel ng design niya. Kaya, para siyang robotic mga ka-travel. Na, napakangas tingnan. Kasi ang laki. Mas malaki talaga siya mga ka-travel kung ikumpara mo sa Nmax. Mamaya pupunta tayo dyan. Ayan. 270,000. 295,000. Xmax. So, dito tayo mga ka-travel. Tapos na tayo dyan. Aerox. Andito pala yung Aerox. Ayan. Yun to yung ano ko mga ka-travel. Sinasabi ko sa inyo. Ha. Tingnan nyo yung looks ni Aerox. Ayan. Tapos tingnan nyo yung looks ni
grabe. Ayan, halos same lang mga ka-travel, oh. Yung pinagkaiba lang itong ano dito, parang wala siyang masyadong ano, naka-umbok dito. 'Di ba? Ayan, oh. Ayan, tingnan niyo, tingnan niyo. Ayun yung Aerox. Tapos andito yung Gravis. 'Di ba? So, parang nagbibinta pa ata mga ka-travel ng Aerox ng ano, Disusi. Yung Inmax kasi mga ka-travel lahat nakilis, eh. 'Di ba? Disusi pa 'to mga ka-travel. Aerox S. Ang alam ko Aerox S, may discount 1,000 na, free 5 liters gasoline. Ayan, ang alam ko mga ka-travel Aerox S yung keyless, nasa 144,000, wala siguro dito kay display nila. Ayan, tingnan natin. Ayan, 155cc. Papost nyo na lang mga ka-travel if ever gusto nyo tingnan yung specifications. Ayan, ayan, di ba? So 122,500. Ayan, 13,000 yung down payment. Ayan, mag-buy kayo ng 3 months o 36 months. May rebate na 200 pesos. So, I suggest talaga mga ka-travel, kung bibili kayo ng motorcycle, gawin nyo na lang cash. Pag-ipunan nyo mga ka-travel, promise. Ano, gawin nyo na lang cash. Malaki kasi mga ka-travel yung ano, tubo kapag ano, hulugan kayo. So, try natin yung compute mga ka-travel para makita nyo, ha. Hindi ako nagsingaling mga ka-travel. Kaya bumibili ako palaging cash. Ayan, sampulan natin. Ayan, 122,500 yung cash, ha. Diba? Ayan. Sabihin na lang natin 36 months. Sabihin nyo na maliit lang yan na per month. 5248 times 36. Ayan, 188,000 mga ka-travel. Plus yung down payment pa na 13,000. Ayan, 201,928. Imagine kung kukuha kayo ng down payment tapos mag-monthly kayo ng 36 months. I-minus natin mga ka-travel sa 122,500. So ayan, yan yung mawawalang pera sa inyo na 79,428. So I suggest talaga kung bibili kayo ng motor, i-cash nyo na lang. Promise mga ka-travel. Malaki yung magiging savings nyo. Yung 79,000 mga ka-travel for 3 years, mahirap yan kitain, ha. Mahirap yan kitain, lalo na kapag mga ordinaryo lang para sa atin, di ba? So cash nyo lang, ipunan na lang, ipunan. Wala dito yung Aerox S, nasa 144, yung keyless. Ito lang mga ka-travel, yung Inmax. I love Inmax talaga. Ayan. Yung ano, i-update ko kayong mga ka-travel for 3 months of use. Oh, October, November, December, January. So 3 months na sa akin nung January 12 si Inmax ko. I-update ko sa inyo lahat yung mga advantage at saka disadvantage ng Inmax. So abang-abang lang kayo sa aking channel mga ka-travel, ibibigay ko lahat sa inyo. So ito 150,500 yung kabili ko dati, pero wala ditong price na nakalagay. Ayan, nag-sell kasi sila dati. Alam ko dati yung price nito, 152,999. Ang angas talaga ng ka-travel, oh. 'Di ba? Ayan. Hindi to pure black, ha. Hindi to pure black. Yung sa akin is pure black. Ayun. Pure black yung sa akin. Ayan, pure black 'yan. Pero mahaba yung kulay sa resibo mga ka-travel. Ito parang matte green to, eh. Matte green. So ayoko nung ganito. Ano, kasi parang black siya tingnan mga ka-travel. Kapag ano, malayo ka, parang black. Pero pag lapitan mo mga ka-travel, matte green talaga siya. Promise, kung lapitin mo. Diba? So ayan, next. Dito tayo. Sa Sniper. 128,500. Ito na yung keyless. Yan, ayan nyo. Keyless na siya mga ka-travel. 120,500. Tapos may standard pa rin pala si Sniper. Ito siya. Oh. Ayan. 122,500. Tapos na lang sa ano, sa monthly niya. Tapos ito. Yung kanyang specifications. Ayan. Susi pa rin siya. Susi. Yung mas mura. Tapos ito mga ka-travel. May mga ano, mas mahal-mahal. Ano. So mura pala to. 122,500. Same lang pala sila dito. Ano, 5 liters free gasoline tapos 1,000 discount. Ano, tapos ito yung keyless.
Gay list. Tapos ayan, yan yung mga disusi. Ang ganda mga ka-travel, yan yung kagandahan ko sa pag-ano ng sniper. Iniiba-iba talaga yung kulay eh. Mas prioritize ni Yamaha yung sniper at saka Aerox over NMAX. Ano? Si NMAX halos ano, same lang yung mga kulay na nakikita ko. Ilan lang yung lumalabas. Tapos parang mga plain lang. Samantala tignan nyo si sniper. Oh. Maraming mga kulay. Diba? Oh. Sa kung papapiliin nyo ako mga ka-travel sa kulay na tatlo nito. Ano, kung sa akin lang ah. Yung pipiliin ko mga ka-travel is yung black. Alam nyo mga ka-travel bakit yung black eh. Napaka ano, tingnan ng black. Napaka astig tingnan. Tapos ang parang tagal niya maluma. Ang tagal niyang maluma if ever bumili kayo ng black. Unlike kapag ganito. Ayan, sabihin na lang natin 2023 version to. So alam na lang mga tao na 2023 version na nabili mo yung sniper mo. Diba? Katulad ng NMAX na ano, yung Prestige Silver, grabe. Tapang yung kulay, tapos alam na talaga ng mga tao na 2023 version yan. San, unlike kung bibili ka ng kulay na black. No, parang matagal siyang ano, matagal siyang maluma. Promise mga ka-travel, proven and tested na sa aking mga mata. In my own lang yan ha. So ayan na mga ka-travel, tapos na natin dito. Tapos na tayo mga ka-travel. Tapos ayan, ito yung mga helmets nila dito. So ayan, sana mga ka-travel marami kayong natutunan dito sa ating ano, vlog na to. Matagal na tayong hindi naka-upload. Busy talaga tayo eh. Promise mga ka-travel, hindi na rin ako nakakagala. Promise sa paperworks. Pero soon, pag matapos tayo lahat mga ka-travel, igagala at igagala ulit kayo. So ayan, so pwede rin kayo dito mga ka-travel bumili ng mga ano nila dito. Brake fluid, gear oil, front fork oil, tapos coolant. Ayan, ito Yamalube. Ayan, yun yung prices nila. So, puntaan nyo lang dito sa Yamaha Katarman. Tapos, ayan. So, yun na mga ka-travel. Okay na tayo dito. So, salamat mga ka-travel.